mga extrajudicial. Anong ginawa ng simbahan? Kayong simbahan ng Katoliko. Milyon ang kita ninyo linggo-linggo all throughout the Philippines. Maraming simbahan. Saan ang pera ng tao? Kami yung pera namin, may experience namin sa tao. Kayo. Kayong mga pare, mga bispo. Magaganda ng suot ninyo. Meron ba kayong isang bahay lang ba't kayo? Limang kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhood explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Na ngayon, gusto ninyo matapos ang patayan, all you have to do is to preach. Kasi karamihan dito, Katoliko. Kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa druga. Pwede nakakatulong pa kayo. Hindi, instead of maghintay kayo, na may namatay na, you criticize the police, you criticize me, for what? Kayo yung may mga pera. Sira ulo pala ka. You know, huwag ninyo akong ano yung kayo mga pare. When we were young, kasi ako cabinet members, well, we were making confessions to you. We were being molested. Hinahawakan na kami. Kayo mga, what is your moral ascendancy in the Philippines? Religion? What is the meaning of it? Nga hindi kayo nakakatulong, daldal kayo ng daldal. Ngayong magkatuliko, isipin ninyo yan. Ano bang tinulong ng reliyon sa inyo? Pare, sa aming pare, tatlong pare, magdadalawang asawa, apat kami, isang mayor, tatlong pare. There is a book. It is entitled Altar Secrets. It's online. It was written by a narrator of the CBCP. After his long years sa katrabaho dyan sa inyo, he wrote a book now. It's called Altar Secrets. Basahin ninyo. Homosexuality, scandal, lahat na. Kayong mga pare, remember you ask mga sakyanan kay Gloria. Knowing fully well na mga pulis nga walang masakyan, kayo di pajero pa mga putang ina kayo. Binigyan kayo knowing that there is a principle of separation between churches. It was really purely graft and corrupt. Because you did not deserve it. You cannot use property or money for your comfort. Hindi yan para inyo, para sa gobyerno, but you had the goal. Kung kayo ang magkamali, okay lang. So, bakit kaming mga nasa gobyerno? Na pwede niyong sabihin, kayo, ganong ito. O kami na ngayon ang magtanong, Katoliko man ako. Anong kinagawa ninyo sa pera? Ano po yung kabaklaan ninyo dyan sa mga seminaryo ninyo?